What's up mga kasiro? Welcome ulit sa ating channel, Triple Zero Vlogs. For today's video, pag-uusapan po natin ang full body harness. O full body harness po ay ginagamit ng mga rope access technician. But before that, intro muna tayo. So ito na po yung harness mga kasiro. Pero bago tayo magpatuloy, disclaimer lang po, this is not paid by Rotoblast. Ito, ginamit ko lang po ang harness nila for the purpose ating topic for this video. Pag harness mga kasiro, madaming klase po yung harness. Meron pang rope access, meron pang caving, meron pang recreational, like rock climbing, rescue, yung mga arborist, depende po. Pero for this video po, yung itatakol natin is for rope access na harness or for rescue. Okay? So ito po yung isang best example ng full body harness for rope access tsaka rescue mga kasiro. Okay? Unang pag-usapan po natin about harness mga kasiro is about yung parts niya or yung kabuuan ng ating harness. Okay, so dito sa taas na part, ito po yung chest harness. Sa baba naman po is yung seat harness. Okay, all in all, tinatawag natin siyang full body harness. Okay, so dito sa taas na part mga kasiro, ito po yung shoulder strap mga kasiro, shoulder strap. Tapos ito naman po is sternal. At saka sa likod naman po is dorsal. So mga kasiro, dito sa mga ring na to mga kasiro, may makikita po tayong letter A. Okay, ayan po, letter A. Okay, so yung letter A, ibig sabihin po mga kasiro is yung full arrest. So dito lang po pwede nating ikabit yung ating mga full arrest system mga kasiro, o yung mga device natin na pang full arrest natin na if in case mahulog tayo, yun yung mag-a-arrest ng ating fall. Okay? So, dito lang po sa dorsal, yun nasa likod, yun sa harap naman is sternal. Okay? Pinaka-common na parts ng harness po mga kasiro is yung buckle natin. Okay? Adjustable buckle. Okay? So, dito naman sa baba na part mga kasiro, we have center attachment. Ito. Okay, so itong center attachment mga kasiro, dito po natin i-attach yung ating cow tails, yung ating descending device like IDs, stop, basta yung mga pang descending natin o mga descender na ginagamit natin, dito po ilalagay. Okay, tapos ito naman po, itong kabuuan na to, ito po yung waist belt or to waist belt. Okay? Tapos dito sa baba naman mga kasiro, ito po yung leg loop. Okay? So sa leg loop tsaka sa waist belt natin mga kasiro, meron din pong adjustable buckle. Okay? Tapos we have ito mga kasiro sa gilid po natin ng ating waist belt mga kasiro. Dalawa po yan. Okay? Ito po ay tinatawag na gear loop. Okay? So, gear loop po, ibig sabihin, yung mga equipment na dadalhin natin habang nagtatrabaho tayo, dito or habang nagtatrabaho tayo, dito po natin ikabit. Well, hindi pa natin ginagamit. Okay? Dito po sa dalawa na to. Okay? So, ito naman po mga kasiro, the same din, nasa gilid ng ating
waist belt mga kasero, yung sa ibang klaseng harness, ito po ay metal din or alloy na ganito. Kaya lang sa harness na to is fabric yung ginamit nila. Ito po yung positioning natin. Okay. So, sa ibang harness, natawag po itong positioning rings. Okay. So, halimbawa, sa section na ito, dito ka magtatrabaho. So, para makaposition ka po ng maayos, dito po kakabit. Okay. Dito po. So, yan po yung basic parts ng ating harness mga kasero. So, yung next naman po mga kasero, at isa sa importante mga kasero is yung marking ng ating harness. So, yung marking ng ating harness mga kasero, mostly nakatago po siya sa mga belt or sa waist belt natin. So, sa harness na to is nandito. Okay? So, yung markings mga kasero is ganito. Okay? So, sa markings po mga kasero, makikita po natin yung details about sa harness na to. Okay? So, makikita mo yung brand name, yung serial number. Yung serial number mga kasero, mostly yan po yung basihan kung hindi expire yung ating PP. Okay? So, by the way mga kasero, yung harness po mga kasero, yung full body harness is kasama or kasali po sa PPE ng ating rope access, rescue, or yung work at height. So, PPE means personal protective equipment mga kasero. So, mga kasero, nandito po yung sinabi ko kanina, yung serial number po ng ating harness. Okay? So, doon po tayo magbabase kung hindi pa siya expire, di ba? Okay? Mostly, yung makikita natin dito sa serial number, mga kasero, nandito po yung ano po, yung manufacturing year. Okay? So, again, yung lifespan ng PPE natin mga kasero, pag fabric, plastic, or plastic, 10 years po yung lifespan niya mga kasero. Okay? So, pag nakita natin, halimbawa, ito is yung serial number niya, o yung serial number niya mga kasero is, yung first po dito is 1908-10-19-0047. Okay? So, yung 19 po dito mga kasero, ito po yung manufacturing year niya mga kasero. Yung first na mga 6 digit, yan po yung serial number sa mismong company or inside na code nila doon sa Rotoblast. Okay? Tapos, yung last 4 digit mga kasero, ito po yung product or batch number mga kasero. Okay? So, yung 19, that means 2019 mga kasero. So, from 2019, magbibilang tayo ng 10 years. So, yun po yung lifespan ng ating harness mga kasero. Okay? So, maliban po dyan mga kasero, meron din tayong makikita dito mga certifying body like CE. CE and meron ding UIAE. Meron ding EN. Okay, so especially yung EN mga kasero, pag nasa rope access tayo or rescue, ibig sabihin industrial po yan mga kasero. So, dapat makikita natin yung mga EN certification dito mga kasero. Halimbawa, yung EN certification nito, okay, itong sternal na D-ring natin. So, makikita natin dito, yung sternal po is EN361. Okay? Tsaka sa likod, pareho sila. Okay? Tapos, ito namang center natin, meron tayong EN358. Meron ding EN813. And meron ding EN12277. So, hindi ko na-explain masyado itong certification mga kasero kasi mahaba po yung explanation about mga certification. Okay? So, explain ko lang kung ano makikita dito sa ating markings. Okay? So, bawal po gupitin natin ito. Dapat alagaan po natin yung markings mga kasero kasi dito po natin malalaman ang lifespan ng ating full body harness. Pero
Okay, yung next mga kasero is yung loading capacity ng ating harness mga kasero. Maraming nagtatanong nung dati, nung may mga tinitrain ako, ano yung loading capacity ng ating harness mga kasero. So, meron kasing iba sa kanyang markings may nakalagay 150 to 200 kilograms mga kasero. Pero yung best answer po mga kasero is good for one person mga kasero. Pag tinatanong kayo ano yung loading capacity ng harness po natin is ang dapat sagot yung pinaka the best na answer mga kasero is good for one person mga kasero. So, okay, kasi yung 150 or 200 pag aabot ka na ng 200 kilograms ibig sabihin sa tingin ko rin na hindi ka na kakasya dito sa harness. So, dito naman sa ating ano mga kasero, sa ating sternal, sa ating dorsal, tsaka sa ating center attachment mga kasero, yung loading capacity niya approximately 23 to 27 kilonewtons mga kasero. Okay. Next is itong gear loop natin mga kasero. Okay. So, yung loading capacity ng gear loop natin mga kasero is only 15 kilograms. Minsan nga yung ibang klaseng harness meron ding until 10 kilograms lang mga kasero. Meron ding iba na ginagamit ito for positioning or halimbawa yung dito sila nag-a-anchor ng kanilang pangalawa or pangatlong attachment. Hindi po ito pwede mga kasero ha kasi 15 kilograms lang po yung kaya nito mga kasero. Okay? So, wag nyo pong gamitin ito na magluload ng ibang tao or ibang nire-rescue nyo. Hindi pwede rito mga kasero. Okay? Tapos, lastly, itong ano natin, itong pang-positioning ring natin mga kasero. So, yung loading capacity nito mga kasero is almost the same dito sa ating center attachment mga kasero kasi ito yung ginagamit natin for positioning habang nagtatrabaho tayo. Okay? So yung next po mga kasero is kung paano natin isusuot na maayos yung harness po natin. Okay? So unang-una mga kasero is luwagan po natin lahat ng backlash natin. Ayan. So luwagan po. Make sure na luwagan po lahat para hindi tayo mahirapan sa pagsuot. Okay. So, lalo na mga kasero, kung mayroong mga gears na ito, okay. So, kung may mga gears po, tanggalin muna para magaan yung harness natin. Kasi pag may mga equipment na po yan na naka-attach, mabigat po, okay. So, ganito po yung proper na pagsuot ng harness. So, itong shoulder strap na lagay natin dito, okay. Tapos, silahin natin yung face belt natin ng ganito. Ayusin yung red glove, okay, dapat hindi nagbuhol-buhol, okay, ayan, tapos ipasok yung paa, okay, ayan. Okay. So, kiramdaman yung sa likod kung wala pa nag-twist. Okay. So, unang ipitan po natin mga kasero is yung shoulder natin para po yung waist belt natin is aabot dito sa hip bone natin. Okay. So, yung ibang harness po is baliktad. Isang ganyan ka lang, hila ka lang, bigla na siyang ano, sasakto na sa feet mo. Okay, so ito, so yung waist belt po natin is nandito na po sa hip bone natin. Okay, dapat itaas po siya ng hip bone para hindi bababa yung waist belt natin. Okay, tapos pitan. Okay.
Yung saktong equip mo mga kasero is dapat papasok po natin yung isang kamay natin. Okay? Para may room po yung katawan natin na mag-circulate yung mga dugo. Okay? Ayan. So, huwag nyo pa sininyan dyan kapag yung malaki na. Okay? Tapos niyan, ayusin natin na wala siyang ano. Wala mga sobra-sobra. So, disable dito sa liglog mga kasiro. So, dapat pasok din yung isang kamay natin. Okay. So, may mga garters na ganito mga kasiro. Ayusin niyo po para yung mga sobra-sobra. Kaya nito, hindi po sasabit kahit saan. Kaya naman po. Ayusin niyo lang. Okay. So, ayan po mga kasero. And that's it for today's video mga kasero. I hope may natutunan po kayo sa video na ito about full body harness mga kasero. Okay? Don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell na all para updated po kayo sa mga susunod naming videos at bilang suporta na rin sa ating channel. Don't forget to like and share sa mga kakilala nyo at mag-comment na rin po kayo para malaman natin kung may tanong kayo or meron din kayong gustong paggawa na video para mahanapan po natin ang paraan na gagawin yung video. Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!